The fifth word from the Holy Gospel according to John. After this, aware that everything was now finished, in order that the scripture might be fulfilled, Jesus said, I thirst. Magandang hapon sa inyong lahat. Nakakauhaw ang topic ko. I thirst. Sa ngayon, gusto kong uminom ng tubig. At marami tayong klaseng inumin. Minsan nga nakakalito. Tubig pa lang, may mineral water, distilled water, purified water, flavored water. Dami, no? Soft drinks, madami din. May cola, may orange, may root beer, may lemon. Eh, mas nakakalito kapag kape ang o-orderin mo sa coffee shop. Mapapagod ka kasasagot sa mga tanong ng barista. Decaf ba o hindi? With milk or black? Double or single? Low fat, non-fat, skim milk? For here or to go? Ay, wag na lang kaya. Kape lang naman ang gusto ko eh. More or less, 80% of our body is composed of water or liquid, figuratively, water. Pero maraming paraan na lumalabas itong 80% sa ating katawan. Pinagpapawisan tayo, lalo na kapag mainit, or lumuluha tayo, naglalaway, or alam nyo na yon, nauubos ang ating liquid sa katawan, kailangang ma-replenish. At ang sabi ng doktor, we should drink how many glasses of water a day? 8 glasses of water. Water ha, hindi soft drinks, hindi beer, hindi iced tea, hindi kape, kung hindi water. No? At kapag kulang ang ating liquid intake, ang ating water intake, madidehydrate ka. At maraming effect ang dehydration sa ating katawan. Pwede kang mahilo, pwede kang manghina, pwede kang mamutla, at pwedeng magkaroon ka ng dry lips, dry eyes, dry skin. In other words, papangit ka. So, ang pinakamagandang beauty secret ay drink 8 glasses of water a day. Si Jesus ay nauhaw din. Sa hirap ba naman ng pinagdaanan niya, tinorture siya, at sa katapos pinagbuhat siya ng mabigat na krus, pinaglalatigo, at nung nakapako siya sa krus at halos naghihingalo na, nakaramdam siya ng matinding pagkauhaw. At ang sabi niya, I thirst. Ako'y nauuhaw. Humingi siya ng inumin. Pero ang kanyang uhaw ay hindi lamang physical. Ito ay spiritual din. So hindi lang siya humihingi ng inumin, siya din ay humihingi ng awa. Siya din ay humihingi ng awa. At may naawa naman. Binigyan siya ng alak. Maasim nga lang. Mumurahing alak. Pero baka naman, masyado lang natin kasing kinakampihan si Jesus at ang tingin natin ay kontrabida ang lahat ng nakapaligid sa kanya. Naawa naman talaga eh. Ibinigay kung ano ang meron siya. Baka naman yun lang talaga ang meron siya. Mumurahing alak. Nagkawang gawa siya. Hindi siya salbahe. Diba sa isip natin salbahe? Nagbigay pa, maasim naman. Pero baka naman ang tawag sa maasim na alak na yon ay lambanog.
Habang buhay tayong mauuhaw, ang mga bata, ang mga babies hanggang 7 years old, sila ay uhaw sa karunungan. Ang mga 7 years old hanggang 12, sila ay uhaw sa pansin. Ang mga 13, 14, 15 years old, uhaw sa unawa. They feel misunderstood. Ang mga 16 to 20, uhaw sa kalayaan. Ang mga 20 to 30 years old, uhaw sa ambisyon at tagumpay. Ang mga 30 to 50, maraming makaka-relate dito, uhaw sa acceptance. At ang mga senior citizens, uhaw sa aruga. Pagod na silang mag-alaga, gusto nila sila naman ang arugain at alagaan. Pero tayong lahat, kahit na ano pang edad natin, aminin man natin at hindi, pero palagay ko hindi tayo aamin, lahat tayo uhaw sa pagmamahal. Uhaw sa pagmamahal. Bakit ba tayo uhaw sa pagmamahal? Eh lahat naman tayo nagmamahal. Palagay ko ang dahilan ito. Kasi kung tayo ay magmahal, pakonti-konti. Hindi natin pinapakita. Ambon, minsan nga hamog. Pero kapag galit tayo, naliligo sa galit yung mga tao sa paligid natin. Pero pag mamahal, ambon or hamog, kaya lahat tayo uhaw, pero walang aamin, mataas ang ating pride. Uhaw sa pagmamahal. At madalas, ang ating uhaw sa pagmamahal, eh tinutugon na natin sa iba't ibang paraan. Kasi maraming klaseng inumin. Maraming klaseng inumin. At may mga inumin na, well, nakakatanggal nga ng uhaw at mas masarap pa talaga kaysa sa tubig. Pero, nakakasama at nakakalasing. Alam naman natin lahat yun eh. Yung kapag dumating ka sa punto na galit ka sa mga tao sa paligid mo, pero ang totoo, galit ka lang sa sarili mo, nagsiself-destruct tayo. Naglalasing tayo, nagwawala tayo. And kapag kalasing na tayo at nagwawala na tayo, wala nang tama't mali. Minsan naman, umiinom tayo kasi down na down tayo. Gusto lang nating kalimutan na tumakas sa katotohanan. Pero nakakatakas nga ba talaga? Hindi. Nung last time na ako'y uminom, I think December 25 ng gabi yun. Uminom ako ng konti. Kinabukasan, masakit ang ulo ko. Sabi ko, hindi na ako iinom. Marami tayong klaseng inumin. At may mga inumin na hindi nakabubuti at nakakasama pa sa atin. Minsan ang ating uhaw, hindi lang basta uhaw, kundi nagiging addiction. Ngayong panahon ng Kwaresma, isipin natin ano ba ang mga bagay na nakakasira sa atin? Ano mga ang mga bagay na nakakalasing sa atin at nakapagpapalimot sa atin ng tama at mali at naglalayo sa atin sa Panginoon at sa isa't isa. Ngayong mahal na araw, ginugunita natin ang pagpapakasakit ng Panginoon. At sana, habang ginugunita natin yung kanyang pagpapakasakit sa krus, marinig natin ang kanyang bulong sa bawat isa sa atin. Uhaw ako sa pagmamahal mo. Uhaw ako sa pagmamahal mo. At sana maging marinig din natin ang hinaing, hindi lamang ng Panginoon, kung hindi ng ating kapwa. Ang ating mga kapwa na uhaw sa pagpapatawad, sa pangunawa, sa pag-aruga,
sa pagtanggap at maging ang kanilang pagkauhaw sa pisikal na tubig at pagkain. Tayo mga Pilipino may kasabihan or biro, minsan ang mga seryosong bagay dinadaan natin sa biro. Sinasabi natin, makita lang kitang busog, busog na rin ako. May hinala ako o may himala ang pagbibigay ng inumin. Kapag tayo ang nagbibigay ng inumin, sarili din nating uhaw ang tinutugunan natin. Nawa, mapatid ang mga mababaw nating uhaw at mauhaw tayo sa mga bagay na totoong makapagpapawi ng ating uhaw. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, batid mo kung paano ang mauhaw sa awa at pagmamahal. At ibinuhos mo ang sarili mong buhay para ibigay sa amin ang tubig na nagbibigay buhay. Nawa na kaming tumatanggap ng iyong pagmamahal at awa ay magbigay at magpatidin ng uhaw sa kanilang pagmamahal at awa na kanilang inaasam-asam sa mga kapwa naming nangangailangan ng aming tulong at awa. Pagpalain nawa tayo ng ating Diyos.